Panginoon'y darating kasama ng mga anghel. Kailanman'y di magdidilig pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado sa unang linggo ng Adbiyento at nais nating ialay ang banal na misang ito sa paggunita kay Santo Padre Pio, ang ating patron, sa kahilingang sa pamamagitan niya tayo ay pagkalooban ng Diyos ng kagalingan sa lahat ng sakit at karamdamang ating nararanasan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, lalo tigit ang birthday ni Tricia May Arago. Gayun din para sa lahat ng patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating yumao, lalo tigit ang kaluluwa ni Ronel. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakhanin ang iyong mga tupa't akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masunda namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal.
kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Yoong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya ring itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Panginoon naming hukom, haring nagutos ngayon, kaligtas sa iyong hiato. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos.
Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo na ang ating mga nakakasama abroad, yung mga international na nakikiisa sa ating mga pagdiriwang dito sa pambansang Dambana. Pinagaling ni Jesus ang mga may karamdaman, anuman ang kanilang sakit. Doon pa lamang, panalo na tayo. Anuman ang kanilang sakit. Padre, kasama ho dyan yung sakit sa bulsa? Oo, kasama doon. Anuman ang kanilang sakit. Diga? Kaya itong healing mass na ito ay hindi sa mga may sakit sa katawan lamang. Ang pagpapagaling ni Jesus ay pagpapagaling na pang lahat. Kaya minarapat natin na ang misang ito ay ating ialay sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang ating patron at ang ating tagapamagitan kay Jesus upang tayo magkamit ng kanyang mga biyaya. Pero liwanagin muna natin, ha? Lalo sa atin na laging pumupunta dito kapag ka Sabado at kapag ka 23rd ng buwan. Ito yung mga panahon ng pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Dapat maliwanag sa atin yun, ha? Pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Hindi nagpapagaling si Padre Pio, ha? Huwag kayong pupunta dito dahil kay Padre Pio. Mali iyon. Huwag kayong magbabarkadahan dito dahil kay Padre Pio. Mali. Hindi si Padre Pio ang ipinupunta dito. Maraming mga Padre Pio diyang, mga estatwa, kahit pudpudin ninyo lahat yan at iuwi nyo pang iba sa inyo, hindi kayo gagaling. Maniwala kayo sa akin. Dahil hindi si Padre Pio ang nagpapagaling. Kahit kailan, hindi nagpagaling si Padre Pio. Iisa ang nagpapagaling, ang Diyos, si Jesus. At ginagamit lamang ang mga santo. Maliwanag ho dapat sa inyo yun, ha? Huwag kayong magbabarkadahan tayo doon kay Padre Pio. Hindi. Hindi si Padre Pio ang ipinupunta dito. Lalong alam nyo kung ang nakakalungkot. Father, anong oras ho ang misa nyo bukas? Bakit ho? Pupunta ho kami dyan kasi nandyan kayo. Lalong mali. Wala akong ibibigay na kagalingan sa inyo. Maraming ganyan nagme-message. Father, anong oras ang misa nyo sa Linggo? Father, anong oras ang misa nyo sa Sabado? Gusto ho kayo ang nagmimisa. Damang-dama ko si Kristo. Mali. Kahit sinong nagmimisa, yan ay si Kristo. Kaya huwag kayong mamili ng pari, ha? Marami sa inyo hindi taga rito sa amin. Kayo may mga parokyang inyo. Sumimba din kayo sa inyo, ha? Si Kristo rin ang naroroon. Baka akala nyo naririto lamang si Kristo. Hindi. May Kristo din sa inyong simbahan. Kahit na masungit at maligalig ang inyong pari, si Kristo ang naroroon. Ha? Tatandaan nyo po iyon. Anumang kagalingan at kahilingan, si Kristo lamang ang nagkakaloob. Kaya nga, sabi ni Jesus, pinagaling niya ang lahat ng may karamdaman, anuman ang kanilang sakit. Yun, anuman ang kanilang sakit. Ikaw man ay masama ang loob ngayon, pagagaling ka ni Jesus. Ikaw man ay may sakit ngayon sa katawan, pagagaling ka ni Jesus. Tambak man ang utang mo ngayon, pagagalingin ni Jesus yan. Basta, magtitiwala ka sa Kanya at gagawa ka ng paraan para tulungan ang iyong sakit.
mahirap sa atin, diabetic ka. Panginoon, pababain niyo po ang aking sugar, ako yun yung pagalingin. Tapos lantak ka naman kilantak ng kanin, paano ka gagaling? Diga? Di parang niluloko mo ang iyong sarili. Panginoon, pababain niyo po ang aking kolesterol. Tapos pagkatapos ng misa, kumain kayo ng lomi at saka lechon dyan sa labas. Bababa ang kolesterol ninyo. Bakit? Ang pagpapagaling ni Jesus, anuman ang sakit mo, kailangan mong tulungan ang iyong sarili. Kung ikay ang sakit ay sa kalooban, Panginoon, gusto ko na pong maging mapagmahal, ako naman po inyong pabaitin. Aba, edi iyong patawarin ng iyong asawa, kausapin mo ang iyong anak, tigilan mo ang pagchichismis sa iyong kapitbahay para bumait ka. Hihingi ka ng kabaitan, pag-uwi naman sa inyo, kasing taray ka pa rin. Anong nangyari? Diga? Tulong, tulungan ang sarili. Kaya nga tayo nasimba eh. Kaya tayo napunta dito, hihilingin mo sa Diyos, sa pamamagitan ni Padre Pio, pero may gagawin ka. Hindi pwedeng wala. Hindi ka pwedeng pumasa sa exam, Father. Basbasan niyo po ang aking mga lapis at calculator. Ako ho'y mag-i-exam. Nag-aral ka. Hindi ho, basta basbasan niyo yan. Paano ka papasa? Diga? Yun ang nakakatuwa sa atin. Ay talagang hindi naman magkukulang ang Diyos. Pero tulungan mo ang iyong sarili. Ay Father, sana po ako'y makabawas na sa utang. Ipagdasal po ninyo na ako po'y mabawasan ang utang. Ay tapos yung ibabayad mo sa utang, inutang mo rin. Ayaw mong magtrabaho. Paano ka makakabayad sa utang? Diga? Mga minamahal, paalaala ni Jesus sa mabuting balita ngayon, pagagalingin niya ang iyong sakit, anuman iyan, basta tutulungan mo ang iyong sarili. Gusto mong maging mapayapa ang pamilya, simulan mong magpatawad. Gusto mong magkaroon ng trabaho sa ibang bansa, simulan mong mag-apply, ha? Father, sana ako'y makaalis na. May passport ka, wala pa ho. Paano ko makakaalis? Naging mali eh. Kailangang may gagawin tayo. Panginoon, sana naman po ako'y makalakad na at ito pong aking uric ay bumaba na. Salantaka-lantaka ng balatong, ng tulingan, o diga, bababa ang uric mo. Sigurado ako. Tulong sa sarili upang ang Diyos, kapag tinulungan mo ang sarili, ay magkaroon ng pagkakataon para pagalingin ka dahil mismong ikaw gusto mong gumaling. Mahirap yung gusto mong gumaling na hindi ka naniniwalang may sakit ka. Mahirap po iyon, ha? Yung parang mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Dapat ibaba mo muna ang sarili, may sakit ako. Makasalanan ako, mahina ako, may kakulangan ako upang sa paggalaw ng Diyos, mayroon siyang puwang. Kahit na mahirap magpatawad, madali ka hong magpatawad sa laging ikaw ang itchinichismis, hindi. Tinan niyo inyong sarili, nung isang taon, ang kaaway mo lang yung kapitbahay mo sa likod. Patapos na uli ang taon ngayon, kaaway mo rin ang dalawa mong nasa gilid. Oo. Tingnan mo next year, kung nasa harap ng bahay mo, kaaway mo rin. Gusto mong magpatawad? Unti-unti. Mahirap namang magpatawad eh. Mahirap ho. Yung lagi mong makikita, yung ginawang ka ng mali, tapos lagi mong makakasalubong, ang masama nito'y kasama mo pa sa bahay. Mahirap magpatawad. Pero bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili para unti-unti umunawa. Umintindi, magmahal, magpatawad, sapagkat sa mga ganoong pagkakataon, nagkakaroon ng puwang sa ating puso ang Diyos upang gumawa ng mga himala at ng kagalingan sa anumang sakit na iyong nararamdaman. Mahirap pong pumasok ang Diyos kung puno tayo ng ating sarili.
Walang kikilusan ang Diyos sa ating puso kung laging tayo ang nasusunod. Mahirap maramdaman ang pagmamahal kung puno ka ng galit, galit at puot. Unti-unti, madali gaho ito. Hindi po, mahirap ito. Lagi ko nga sabi sa inyo, diga, oh, dami-dami natin ngayon, nakakatuwa. Siksikan kayo sa inyong sasakyan. Mamaya, bago kayo umalis, tingnan ninyo. Yung hindi pa kayo nalabas sa aming gate, nag-aaway-away na kayo. Sabi na sa iyo, huwag ka nang mag-CR. Sabi na sa iyo, huwag ka nang bumili na yan. Tagal na tagal mo. Tanghali na. Pero kayo galing sa simbahan. Diga? Mahirap. Mahirap. Magpakabait. Pero ganoon ang kabutihan ng Diyos. Gusto niyang pagalingin ka, basta bigyan mo ng pagkakataon ang Diyos na gumalaw sa iyong buhay. Hindi agad-agad. Unti-unti. Ang sabi dito sa amin sa Batangas ay utay-utay. Hindi madalian. Walang pagkatapos ng misang ito'y pinakamabait. Walang ganoon. Pag-uwi nyo nga sa inyo, ito yung lagi kong sinasabi, pag-uwi nyo sa inyo mamaya, tapos ay madumi ang bahay, tambak ang hugasin, edi andar yung bunganga ninyong yan. Pero galing kayong simbahan, no? Nag-ama namin tayo dito, dasal-dasal. Pag-uwi, gayon din. Baguhin, unti-unti, sapagkat sa mga ganoong pagkakataon, gagalaw ang Diyos. Kikilos ang Diyos upang ang kagalingan na minimithi mo ay iyong makamtan sa pangako ni Jesus na anuman ang karamdaman ay kanyang pagagalingin. Ito ang ating hilingin kay Jesus sa pamamagitan ni Padre Pio. Mamaya pagtanggap natin sa komunyon sa Panginoon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng kabahagi sa iyong kabutihan at kabaitan. Bigyan mo ng puwang ka upang makatuloy sa aking puso, upang sa iyong paglagi sa aking puso, sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal tulad ni Padre Pio, unti-unti kong maramdaman ang kagalingan, ang pagmamahal, ang pagpapatawad, ang kagalingang nagmumula lamang sa iyo. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galak isalo sa panalangin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manal ka, bumay ka pa, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupuhay sa iyong kadakilaan. Ninarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat sa pilay ng palakat. At nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at ianya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isa sa gawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Naghihintay kami sa'yo poon sa pagbalik mo. Sa'yo, o aming manunubong.
Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daraanan ng ating manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Sa pagparito mo, Jesus, dala ay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Makikisuyo po at pakisulat ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa inyong, sa aming ginagawang documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo naman po'y OFW o may kasama kayong mga foreigner, meron po tayong special logbook. Yan po'y International Pilgrims Information Logbook. Doon po ninyo pakisulat. Ito po'y malaking tulong para sa ating ginagawa ngayong plano para sa pambansang Dambana. Para sa mga schedule ng ating simbang gabi at Misa di Gallo, mula December 15 hanggang 23, ang simbang gabi ay sa alas 5 ng hapon. Maliban sa December 17, ito po'y Linggo, alas 6 ng gabi ang simbang gabi. At mula December 16 hanggang December 24,
Ang ating Misa Digalyo ay sa 4:30 ng umaga. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga pagdiriwang. Pagkatapos ng ating Misa at huling pagbabasbas ay isusunod kaagad natin ang Healing Liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. Kung inyong mapapansin, sa ating Healing Liturgy ay naglalabas tayo ng relikya ni Santo Padre Pio. Yun pong ating gagamitin mamaya ay tela na may dugo mula sa kamay ni Padre Pio. Yun pong inyong nilalapitan sa bandang sulok, yun po yung gagamitin mamaya. Pero ngayon pong maghapong ito, ang inyong makikita doon sa bandang sulok na relikya ay ang guantes na ginamit ni Santo Padre Pio. Ito po ay may dugo din mula sa kanyang kamay. Ang atin lamang pong relikwari o yung pinaglalagyan niya ay ating ipinaayos, kaya po siya ay nakalagay lamang sa kanyang unang lalagyan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang magkaroon ng debosyon kay Santo Padre Pio. At kung kayo'y may mga kwento ng kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio, isulat po ninyo, ipadala niyo sa aming Facebook page o ibigay niyo sa ating mga tagapaglingkod. Lalo na kung kayo'y may mga kakilala abroad, mga international na nagkaroon ng kwento ng kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio, ngayon po'y kailangan natin ang mga kwento na ganoon mula sa ibang bansa para po sa ating isinasaayos na aplikasyon bilang isang pandaigdigang dambana ni Santo Padre Pio. Kaya po kayong lahat ay inaanyayahang magdebosyon kay Santo Padre Pio. May mga relikya din po tayo sa ilalim ng belfry. Ano? Marami po tayong mga relikya dito na pwede ninyong pagdasalan upang hilingin ang kagalingan ng Panginoon. Salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa pagkatapos nito ay mamayang 12:00 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayo magsitayo para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging tumulad sa mapagmahal na Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo po ay aawit ng awit kay Santo Padre Pio. May mga available pa po palang rosas sa paligid. Mamaya pagkatapos ay iaalay natin yan kay Padre Pio. Ang sabi niya ay puti sa pasasalamat at pula sa kahilingan. Aawit tayo ng awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang relikya. Ating gurintain ang buhay na banal ng samparin kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa, tuwag, mangamba, ang lagi mong palaala. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa,
maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Simulan po natin ang ating liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado na may pagbabasbas ng banal na tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal, ang Panginoong Hesukristo ay gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling sa mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Tayo pong lahat, sabay-sabay sa panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Atin pong igagawad ngayon ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Habang ginagawa ang pagbabasbas, inyong iisipin ng tahimik ang lahat ng inyong mga karamdamang ipinamamanhik sa Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Isipin din po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na hindi makaparito na nangangailangan din ng kagalingan. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo po kaming lahat na ngayon ay dumudulog sa iyong harapan. Pamalagiin mo po kaming malakas ang katawa at maliwanag ang kaisipan. Ilayo mo po kami sa lahat ng kapahamakan. Sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, pagkalooban kami ng aming kinakailangan sa araw-araw ng kagaling ang aming minimithi. Kami Panginoon at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay ay nagtitiwala sa iyong mapaghimalang pagpapagaling sa pamamagitan ni Padre Pio. Hipuin mo, Panginoon, ang lahat ng aming nararamdaman upang ang iyong matimyas na pagmamahal sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio ay aming maramdaman at ang upang ang kagalingan na aming minimiti sa lahat na bahagi ng aming katawan, ng aming kalooban, ng aming isipan at kaluluwa ay magkaroon ng kapayapaan, kalinisan at kagalingan. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa tayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Gagawin naman natin ngayon ang panalangin ng pagbabasbas sa mga religious articles. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang inyong mga nais ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito ay para din sa inyo at sa inyong nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang at liturhiya. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, O Padre Pio. Maaari na pong ialay ang mga rosas kay Padre Pio. Sa awa't tulong